Topic natin po, sardinas ha? Delatang sardinas, delatang tuna. Minsan nagtataka ba kayo? Healthy ba to? Pwede ba natin kainin? O delata? Hindi maganda delata, di ba? Depende. So, ibibigay ko sa inyo ano benefits ng canned sardines or tuna. Ano rin yung mga babantayan natin dito? Base to sa mga pagsusuri ng mga dietitian at mga experts dito sa canned sardines. Unang-una, syempre, pag dilata, very convenient eh, di ba? Madali kainin, kung may calamity, di ba? Yan ang binibigay. Tsaka yan ang pagkain ng mahihirap nating kababayan. Di ba? Yan lang ang kaya bilhin, di ba? Mamahal minsan ng mga baboy o isda. At least ito, isda siya at matagal yung expiration. Ano muna ang recommended fish intake natin? Kung dilata man or fresh fish. Actually, ang recommended sa guidelines is around 3 times to 4 times in a week ang pagkain. So, at least 3 times in a week, kakain ka ng mga 4 ounces. So, siguro isang mga ganyang karaming isda. 4 ounces ng isda, 3 times to 4 times in a week, pwede po yan. Bakit ayaw natin everyday, araw-araw? Oo. Ang problema kasi sa araw-araw na isda, eh, dahil madumi na yung dagat natin ngayon, meron ng mercury content eh. So, yung mga malalaking isda na lampas 1 feet, mas maraming mercury. Okay, yung maliliit na isda, mga ganito lang kalalaki, less than 1 feet, mas konti yung mercury. So, mas maraming sardines, medyo maliit siyang isda. So, mas konti yung mercury content niya. So, ganun na recommended, 3 to 4 times in a week, mga 4 ounces lang bawat kainan. Oh, hindi naman zero. Yung iba, hindi kumakain na isda, zero. So, 3 to 4 times, maganda po yan. Tignan natin ang canned sardines. Ano ang ano ang mga nutritional profile niya? Isang 75 grams na dilata. Check nyo, kung 75 grams, usually 160 calories siya. So, medyo mataas-taas sa calories. Depende pa. Wala siyang carbohydrates, wala siyang sugar, mataas sa protina, sardinas eh. 18 grams of protein. Cholesterol, may konting cholesterol, mga 100 milligrams of cholesterol. Not so high, pero may sodium eh. Siyempre, depende sa timpla ng delata. Minsan, maraming alat nilalagay. Check nyo. On the average, 230 milligrams of sodium. Pwede-pwede na yung mga instant noodles, grabe ang sodium. Meron nga instant noodles, 1,000 milligrams of sodium. Ito, 230. So, depende. Pero ang maganda sa sardinas, meron siyang omega-3 fatty acids. May DHA na 380 milligrams. Meron siyang EPA na 355 milligrams. So, marami siyang omega-3 at meron siyang vitamin B12 sa ugat. Meron siyang vitamin D, D as in dog. Meron siyang calcium. Mataas ang calcium ng isda kasi sardinas may buto. So, mataas yung calcium content ng sardinas, 20% ng daily needs mo. At yung iron content niya, 10%. So, mayaman siya sa... May buto-buto kasi kasama eh. Ang maganda sa sardinas, pwede mo kainin yung buto. Okay, huwag nyo itapon kainin yon. Nandun yung sikreto, nandun yung calcium, nandun yung iron para lumakas yung buto. Pag-usapan muna natin, apat na major benefits ng pagkain ng sardinas, isda, kasama na rin ang dilatang sardinas. At mamaya, pag-usapan natin, ano yung possible side effects na babantayan natin. Okay, ano yung pag-iingat na kailangan natin i-check do sa dilata mismo. Benefits muna tayo. Number one, ang sardinas, dilata man or fresh, maganda sa puso. Okay, good for heart health. Meron siyang omega-3 fatty acids. Ang omega-3, medyo okay lang sa blood pressure, hindi nakakataas sa BP. Maganda siya kung makabugan dibdib mo. Parang fish oil supplement to eh. Magiging mas regular yung tibok ng puso. Okay rin to sa cholesterol, walang problema. Possible less heart attack, less stroke kasi nga pampaluwag ng mga ugat natin ang omega-3 fatty acid. So, good fats to. So, good for the heart ang isda. Number two, pwede makaiwas sa diabetes. Nakita nila yung kumakain ng isda, mas bumababa yung blood sugar.
paano nga walang sugar to, imbis na matatamis, soft drinks, kakanin, ito isda lang siya. So, good for diabetes, pampataas ng good cholesterol, nakakababa ng triglyceride, pati sa blood pressure, medyo bumababa. So, number one, good for the heart. Number two, good for diabetes ang isda. Number three, ang dilatang sardinas, maganda para sa buto. Okay? Lalo na pag dilata kasi makakain mo yung buto-buto ng sardinas, di ba? Yung sa gitna, malambot na yung buto eh. Yung tiny bones, sabi nga nila, eh, ng mga nutritionist, nandun yung calcium, nandun yung iron na marami, nandun yung vitamin D. Ay mahirap pag tumatanda, kailangan natin may calcium, di ba? O mabilis ma-fracture. Pag natumba sa CR, mapa-fracture na itong hips natin. So, kailangan matigas ang buto. Calcium, vitamin D, konting paaraw sa umaga. Calcium, meron din sa gatas, kung gusto nyo. Yung itlog, may vitamin D konti. Pero itong sardinas, maraming calcium. 20%. Maraming iron. So, less fracture. Number 4, benefit. Maganda rin sa utak. Diba? Kasi nga, maganda sa ugat, maganda sa arteries. So, sa utak, ayon sa pag-aaral, better attention, mas nakakapag-aral, less dementia. So, okay ito sa brain ng bata, adult, o senior. So, maraming benefits ang isda kasama ang canned sardines. Ngayon naman, syempre, ano naman ang problema sa dilata? Okay? Hindi lahat ng dilata, ang daming klaseng dilatang sardines eh. May canned sardines na wala po tayo na-advertise ha. Tulong lang to sa kababayan nating mahihirap. Kasi alam po, ang mga mahihirap, sardinas lang, tuyo, daing at ulam. Kung ako, daing o tuyo, masyado maalat ang daing o tuyo. Ang canned sardines nila. Pero hindi pare-pareho yan. May canned sardines siguro na kikita ko may 20 pesos. Meron ako nabibili, 150 pesos, 200 pesos, yung mga premium. Yung mga premium, nakita ko, may olive oil pa, magaganda yung mga cut, yung mga mura. Minsan nabili ko, durug-durug na yung mga isda. Diba? Durug-durug na siya. So, parang pangit yung parte, parang ibalasa. So, depende yan, di ba? Kayo na mag-check. Tuturuan ko kayo paano mag-check ng label. Depende sa presyo. Diba kung sobrang mura, medyo duda din ako. Sobrang mahal, masyadong mahal. So ito babantayan natin, mga possible side effects. Number one, check nyo sodium content. Diyan magkakatalo. Siyempre, yung nagbebenta ng canned sardines, gusto niya malasang malasa eh, diba? Isasahog sa kanin, lalagyan niya maraming asin. So depende. So check nyo yung sodium, tulad na sinabi ko, 230 milligrams of sodium, 75 grams, pwede na. Merong iba nakalagay low sodium, yung iba sobrang high sodium. So kung may high blood kayo, may manas, pili kayo na medyo low sodium. Okay, huwag masyadong maalat yung sardinas o sa luto, 'di ba? Pwede mo lagyan maraming tubig, lalagyan mo ng gulay, so yung alat mababawasan. Ay nababantayan kasi dilata eh. Fresh fish, pag fresh na isda, wala namang sodium 'yun. Eh. Number 2, babantayan bukod sa sodium, mercury content. Diba sinabi ko sa inyo, canned sardines, medyo mababa naman mercury niyan, maliliit. Okay, yung malalaki lang, actually tuna, malaking isda. So pagkakain kayo, kung pipili kayo ng canned sardines, canned tuna, canned sardines, pwede yun ng 3 times in a week mo, 3 to 4 times a week. Yung canned tuna, siguro once a week lang, ganun lang. Pwede pa rin kumain, masarap ang tuna. Once or twice in a week. Kasi nga, hindi na nga malinis yung dagat natin. Kaya minsan nagkakaroon ng mercury content. Eh. Lalo na kung buntis, takot tayo sa mercury. Diba? So, pwede pa rin yung isda. Oh, kasi pag tinigil mo naman totally yung isda, ano ipapalit mo? Baboy, baka. Di mas talo tayo dun. Mas talo tayo sa hotdog, langgonisa, o ham, bacon, high risk of cancer pa yon. Ito isda, walang risk of cancer. Less cancer nga, less diabetes, less heart problem, less brain problem. So, yung mercury content lang, 3 to 4 times in a week. So, yun number 2. Number 3, tingnan nyo rin ano yung mga dagdag sangkap nung dilata. Minsan kasi yung dilata, hindi lang yung alak,
baka nilagyan ng maraming oil, 'di ba? Pampalasa yung baka kung anumang oil nila, unless corn oil, unless or olive oil ang nilagay. Hindi lang pala dilatang sardinas, ha? Mahilig din tayo sa bottled sardines. Actually, bottled sardines, okay din eh. Mas okay pa nga ata siguro bottled sardines. Pero tingnan mo yung oil. Pag nilagay niya olive oil, mahal ang olive oil. Pero okay siya, healthy siya. Merong ibang oil ilalagay, corn oil o canola oil o anuman oil nilagay niya. Siyempre, oil is fat pa rin. Diba? So pag fat yan, pwede ka tumaba. Pwedeng higher calories yun, di ba? Mas malasa lang nga. Merong mga canned sardines, i-check nyo, brine lang, brine. May tuna in brine. Brine, tubig lang yun eh. Tubig asin lang yun. So, yung brine, less calories, less oil, kulang lang sa lasa. So, nasa sa inyo. O kung may oil man yung tuna mo or sardines, pwede mo naman itapon yung oil, di ba? Tapon mo na lang. So, tandaan mo lang sa canned or sa bottle, yung oil pwede tumaba, unless gusto mo tumaba. Yung alat pwede bawasan. Kung may sili sa loob, okay lang yung sili. So, yan ang mga binabantayan lang natin. Sodium content, mercury content, olive oil. Pero basically, ito naman ay hindi ko gaano inaano eh. Parang okay lang naman, di ba? Kaysa mag-noodles ka na sobra alat o iba. Tapos sa luto, marami kang magagawa sa canned sardines o canned tuna, di ba? Tuna, pwede mo gawin tuna sandwich eh. Di ba? Hanap ka ng mayonnaise na konti lang, masarap tuna sandwich. Tapos, si Doc Lisa, pag sardinas, lalagyan niya ng repolyo. Di ba? Lalagyan niya maraming repolyo, di ba? Naging gulay na siya. Tapos yung sardinas, ulam lang. O misan pechay nilalagay niya, pwede rin. So, nagiging mas healthy na siya. Tapos yung alat, nababawasan. Paano? Hindi ka na magdadagdag ng alat eh. Marami pang advantage ang canned fish or canned sardines. Okay? Unang-una, hindi natin alam kung magkakagulo, kung may gera o ano, kailangan mo. Ay kung biglang walang supply ng isda. Diba? So, canned fish na pre-preserved siya. Many years preserved. Safe pa, di ba? Number two, malasa, mabilis iluto, di ba? Mabilis i-prepare. Kung may calamity, may bagyo, mabilis ibigay sa mga calamity victims. So, depende na lang sa brand na pipiliin nyo. Wala naman ako i-re-recommend. Kayo na mag-check. Depende sa quality. At least, sinabi ko na sa inyo yung babantayan, yung salt content, yung oil man na nilalagay, tsaka kung ano pa dinadagdag nila. Tapos yung presyo, syempre, yung mas mahal, usually may mga, di ba? Marami naman, mayroong mga bangus belly na dilata, okay na rin naman yon. So, itong mga, finally, so itong mga dilatang pagkain, huwag natin masyadong mamatahin. Okay? Hindi ko sinabi araw-araw ito, kung kaya nyo bumili ng fresh, mas maganda. Kaya mo bumili ng fresh lapu-lapu o fresh salmon, napaka fresh tanigi, sobra mahal, libo-libo. Healthy yon. Mas healthy yon. Pero kung mahirap lang tayo, wala ganong makain, may dilatang sardinas, gawin na lang mas masustansya, pwede na po yan. Ha? Mas panalo na rin tayo dito, ligtas pa itong mga pagkain natin. Salamat po, sana nakatulong itong video tungkol sa canned sardines and canned tuna na okay din naman sa inyo. God bless po. Share po natin.